Ang pambihirang buhok ni Raquel. Kwento ito ni Luis P. Gatmaitan, isang doktor, at guhit naman ng libro ni Beth Parocha Doctolero. Bilib na bilib ako kay Raquel. Sa lahat ng aking mga pinsan, siya ang aking hinahangaan. Ang kulay ng buhok niya ay iba-iba. May asul, dilaw at saka pula. Pambihira talaga. Hindi alam ni Raquel na iinggit ako sa kanya. Maganda kasi siya. Makinis ang kanyang balat, kay puti-puti. May dimple pa siya pag numingiti. Hindi galaw-gaw kung kumilos, kay galing niyang mag-ingles. At yun pa nga, meron siyang kakaibang buhok. Bakit kaya wala ako ng mga meron siya? Tuloy, pag ikinukumpara ko ang sarili ko kay Raquel, parang ang layo-layo ko. Madalas, ginagaya ko siya. Ang kanyang pagngiti, pagdadamit at pagkandirit at pagkanta-kanta. Kapag sinabi niyang, "Wow! Ang galing-galing!" Ganun na rin ang aking bigkas ng aking bibig. Dadalhin ko yun sa buong panahon na kami ay magkalayo. Buti na lang, minsan, isang taon, tuwing panahon ng mangga at duhat, daigdig namin ay nagtatagpo. Sa pamimitas ng siniguelas, sa paglalaro ng piko at panghuhuli ng alitaptap. Hindi siya maselan kahit ang bango-bango niya at ako'y amoy araw. Palagi niya nga akong hinahalikan eh. Hindi siya isnabera kahit taga Maynila siya at ako'y taga Baryo. Siya pa nga ang naunang pumansin sa akin at hindi niya ako pinagtatawanan kahit mali-mali ang Ingles ko. Pero napapansin ko, lagi niyang sinasabi sa akin, "Ana, mas mapalad ka." Aboy, bakit kaya? Isang araw, taga raw noon, naiinip ako sa kahihintay. Pero hindi siya dumating. Tinanong ko nga sina tatay at nanay kung magbabakasyon sa amin si Raquel. Hindi raw muna. Nasa ospital daw kasi si Raquel. Sa aking isip noon, itinatanong ko, paano pinadalo ng sakit ang batang kay Lilis-Lilis? Kinabukasan, lumuwas kami ng Maynila para dalawin ang hinahangaan kong pinsan. At doon napansin ko ang maraming pagbabago sa kanyang itsura. Kastado ba siyang pumuti? Nagtampo na ba ang kanyang mga ngiti? Pero, nakalimutan ko agad yon. Bigla ko kasing napansin ang kanyang buhok. Nung huli ko siyang nakita, pinaghalong dilaw at pula ang kulay nito. Ngayon ay kulay asul. Talagang iba ang pinsan kong taga Maynila. Ang dating buhok na itim na pag-iiba-iba. Pambihira. Naging madalas ang pagluwas namin para dalawin si Raquel. Hindi pwedeng hindi kami maglaro kapag kami nagkikita. Pero doon na lang kami sa bahay nila. Hindi na raw pwedeng maglaro si Raquel sa mga parket karnabal. Baka raw kasi siya mahawa ng sakit sa ibang mga bata. Inip na inip tuloy ako sa Maynila. Buti sana kung may naliligaw na alitaptap sa bakuran ni na Raquel. O kaya may maakyat ang puno ng siniguelas. Kaya hayun, ang buhok ni Raquel ang aking napagbalingan. Raquel, gusto mo? Itirintas ko ang mga buhok mo? Tatango siya, ngunit may paalala. Dahan-dahan lang ha! At nagsimula akong magtaka sa kakaibang hibla ng kanyang mga buhok. Bakit parang kay galas? Bakit hindi madulas? Bakit parang nakaalsa ang mga buhok ngayon? Sinalat ko pa ang aking buhok para ikumpara. Hindi ito katulad ng buhok ni Raquel. Mas kagaya ng manikang basahan ang kanyang buhok. Ah, baka ganun ang buhok ng mga sosyal. Minsan, habang inililipad ng hangin ang kanyang buhok, may nasilip akong kakaiba sa kanyang ulo. Itinatanong ko tuloy kung ano ang makikita sa ilalim ng kanyang makulay na buhok. Sabi niya, doon daw ay may kahariang nakatago. May bahaghari. May mga taong maliliit na napakakukulit. Willing-willing ako sa pakikinig at pangangarap ng sinasabi niyang pambihirang daigdig. Hindi ko napansin ang pagtakas ng kulay sa kanyang mukha. Raquel! Lumatag sa sahig ang maputlang katawan ni Raquel. Takot ako, nanginginig. Anong nangyayari sa aking pinsan? Kagagawang kaya ito ng mga taong maliliit na nagtatago sa ilalim ng kanyang buhok? Habang tumatakbo, palapit sina Tito at Tita, nasulyapan kong ulo ni Raquel. Natanggal ang kanyang pambihirang buhok. Walang kaharian, walang bahaghari, walang taong maliliit sa ilalim ng kanyang buhok. Kalbo si Raquel. Peluka lang pala ang buhok na kakaiba. Noon ko nalaman kung ano talaga ang sakit ni Raquel. Leukemia. Ganon ang bigkas ni Tita. Nagmamadaling isinugod nila si Raquel sa ospital. Baka kailangan na raw niyang salinan ng dugo at bigyan ng panibagong gamot.
Umiyak ako ng umiyak kay nanay. Bakit ganun? Tanong ko. Talagang ganun. Sagot ni nanay. Kahit ang mga bata ay hindi puwera sa ganyang klase ng sakit. At hinahid niya ang aking mga luha. Bigla akong naalala ang madalas na sinasabi sa akin na Raquel na mas mapalad daw ako kaysa sa kanya. Doon ko lang yun naintindihan. Hindi nga kami mayaman, hindi nga ako maganda o maputi, pero malusog ang aking pangangatawan. Ang kalusugan ay kayamanan. Yan ang madalas sabihin ni tatay. Nang lumabas ng ospital si Raquel, mapula na naman ang kanyang pisngi. May ngiti na huli ang kanyang labi. Tinakot ba kita? Biro niya. Hindi ko na sinagot ang kanyang tanong, basta't niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit na para bang hindi ko na siya pakakawalan pa. Hanggang ngayon, sa lahat ng aking mga pinsan, si Raquel pa rin ang aking hinahangaan. Kasi, higit sa pambihirang buhok, taglay niya ay pambihirang tapang. At ito po ang kwento natin, ang pambihirang buhok ni Raquel.